Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin ang Panginoon. Napaka-inaw po na tayo po yung patuloy na nakikita ng Lord na sumasamba sa kanya sa Espiritu at katotohanan. Mensahe po na awitin kanina, the Lord is my salvation. Ang Diyos ang aking kaligtasan. Malaking kinalaman po ang awitin na yun. Sa atin pong tatalakay ang mensahe ngayon mula sa ating Panginoon bilang pag-aalala po natin sa ating pong pagdiriwang pakikinisan, pakikibahagi na banal na hapunan ng ating Panginoon. So, makinig po tayo mabuti, mga kapatid. The Lord is our salvation. Ang Diyos ang ating kaligtasan. Katanungan po, mga kapatid, is paano natin naging kaligtasan ng Panginoon? Personally, tayo sa ating sarili, paano natin nauunawaan at naiintindihan na ating Panginoong Hesukristo ay naging kaligtasan natin? The Lord is my personal. The Lord is my salvation. Talakay po tayo ng tatlong katotohanan ngayon, mga kapatid. Ang pangako ng Diyos, ang kautosan ng Diyos, at ang pananampalataya natin sa Kanya. Tatlong bagay na yun. The promise of God, the love of God, and our faith to God. Okay, gagamitin po natin ang aklat po ng Galatians. Yan, Galatians chapter 3 verses 15 to 25. Galatians chapter 3 verses 15 to 25. At pahapyawan natin yung isang verse na kailangan unawang-unawa natin, yung Galatians chapter 5 verse 1. Nandiyan ba? Galatians chapter 5 verse 1. Nandiyan ba yun? Wala. Wala. O Galatians chapter 5 verse 1. Nakasaan po sa Galatians chapter 5 verse 1? Okay. Ang ating tatalakayan is Galatians chapter 3 verse 15 to 25. Pero pinapaliwanag ng lahat ng yun, ng verses na yun, yung katotohanan na mababasa natin sa Galatians chapter 5 verse 1. Ang sabi po sa Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Okay. Ang Panginoon ang ating kaligtasan. The Lord is our or my salvation. Sabi natin sa ating awitin. At ang pagdating ng Diyos, ang sole purpose ng pagdating ng Diyos, ay ang ating kaligtasan at ang ating, ano yung freedom sa Tagalog? Kalayaan. Okay? Saan tayo kinalaya ng Lord? Saan tayo niya niligtas at saan niya tayo kinalaya? It is for freedom that Christ has set us free. Kaya, sabi doon, hindi ka na dapat na aalipin ng anumang kabigatan o anumang bagay na dati umaalipin sa iyo. Number one na umaalipin sa atin, ano? Kasalanan. Okay? Yun ang number one na umaalipin sa atin, kasalanan na nagdala sa atin, o magdadala sa atin,
Kung wala si Kristo, sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Okay? But it is for freedom. Para sa ating kalayaan, kaya ang ating Panginoong Jesucristo ay nagmisyon dumating para palayain tayo sa kapahamakan. Nakaamba at darating sa atin. We will read Galatians chapter 3 verse 15 to 25. Okay. Brothers, let me take an example from everyday life. Just as no one can set aside or add to a human covenant that has been duly established, so it is in this case. 16. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Nabasa niyo yung seed? Ano yung seed dyan? Singular or plural? Importante yan. Pag nagbabasa kayo ng Biblia, importante po yung mga bawat words na binabasa natin. Mamaya may ipapaliwanag natin. To his seed. To Abraham and to his seed. Scripture does not say and to seeds, meaning many people. Hindi daw sinasabi ng scripture na sa mga binhi. Ang sinabi daw ng scripture ay sa binhi, meaning singular. Okay, ang promise ay kay Abraham at sa kanyang binhi, hindi sa mga binhi. Okay, but and to your seed, not to seeds, but to his seed or your seed, meaning one person who is Jesus Christ. Ang pangako ay para kay Abraham at kanino? Kay Jesus Christ. Yun ang makikita natin dyan. And then 17, what I mean is this. Listen very carefully. What I mean is this. The law introduced 430 years later does not set aside the covenant previously established by God and does do away with the promise. 18. For if the inheritance depends on the law, then it no longer depends on a promise. But God, in His grace, gave it to Abraham through a promise. Okay, pointers number one. Binasa natin mula verse 15 to 18. Pointers number one. Ayan. Yun ang unang-unang puntos natin. The promise came first before the law. Ano unang dumating? Pangako o kautosan? Okay. Tatlong word ang in-introduce natin bago tayo nagsimula. The promise, the law, and our faith to God. Yung tatlo na yun. Pagkakabit-kabitin natin mamaya. Okay, the promise came first before the law. The promise was given to Abraham before the law was given to Moses. And the span, yung pagitan ng dalawa na yan, mga kapatid, is approximately, sabi dito, 430 years, approximately half millennium. Makatagal nun. Okay? Ang isang millennium ilan? 1,000 years. Approximately, ang pagitan ng pangako ng Diyos kay Abraham patungkol kay Jesucristo ay halos 500 taon bago pa man dumating ang kautosan.
Kailangan ma-establish natin yun. Pakinggan niyo mabuti. Sundan niyo lang mabuti. Kailangan natin ma-establish na ang kautusan ay ibinigay kay Moses halos kalahating milenyo na ang nagdaan nung ibinigay ng Diyos ang pangako kay Abraham. Okay? Inaral natin ito sa atin. Ano yung ano natin na yan? Yung timeline. Nung hindi pa tayo nagkikita ito sa ating timeline. Ganon katagal ang pagitan noon, mga kapatid. The promised inheritance is for Abraham and to his seed. Inheritance from God through his grace, therefore, does not depend on the law, but on his promises. Okay? Ang pangako ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid, ay magiging tagapagmana sila. Tagapagmana ng ano? Ng mga pangako ng Diyos kasama ang kaligtasan. Okay? Pinangako na si Abraham patungkol kay Kristo ng mana ng kaligtasan bago man dumating ang kautusan. Okay? So therefore, the inheritance from God through His grace does not depend on the law but on the promise of God. Kailangan natin ma-establish yun. But on His promises. And then, babasahin natin yung 19 chapter chapter 3 verse 19 to 21. Basahin natin yung 19 to 21. Why then was the law given at all? Bakit ngayon binigay pa ang kautusan? Anong magiging trabaho ng kautusan? Bakit natin inaaral ito, mga kapatid? Sapagkat maraming tao ang naniniwala na ang kaligtasan nila ay nakasalalay sa kautusan. Okay? Nililinaw sa atin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalaala natin sa kanyang sakripisyo na ang kaligtasan natin ay hindi nakasalalay sa kautusan, kundi, hindi mabuti, sa pangako ng Diyos. Kaya nawala ang pangako bago pa man dumating ang kautusan. Ang tanong ngayon, bakit kinailangan pa ang kautusan? Why then was the law given at all? Kung ang kaligtasan naman pala ay sa pamamagitan lamang ng pangako ng Diyos, bakit ibinigay pa ang kautusan? Ano ang tatrabahuin ng kautusan? Why then was the law given at all? It was added, sabi diyan, why then was the What then was the purpose of the law? It was added. Ano ang kautusan? Added. Ano ang ibig sabihin ng added sa Tagalog? Idinagdag. Kung meron kang cast, kung meron, ano yung cast sa Tagalog? May cast ka ng isang pelikula, may mga bida na doon, may mga karakter na doon. Pag sinabing idinagdag ka lang sa cast, ano ibig sabihin? Original ka bang kasama ng cast? Idinagdag ka lang sapagkat nakita necessary, meron kang gagawin, kaya idinagdag ka. Okay. It was added because of transgressions until the seed to whom the promise repaired had come. Okay. Idinagdag ang kautusan dahil sa ating mga nagagawang kasalanan. The law was put into effect through angels by a mediator. A mediator, however,
does not represent just one party, but God is one. Verse 20. A mediator, however, implies more than one party, but God is one. Ano ibig sabihin ng Pastor Doy? No, nangako ang Panginoon na ngailangan ba siya ng mediator? Nung binigay niya ang kanyang pangako, nabibigyan niya ng mana, ng kaligtasan, si Abraham at sa pamamagitan ng kanyang seed, nangailangan ba ng mediator ang Diyos? Nangailangan ba siya ng kukonsultahin? Kailangan ba ng dalawang party para pag hindi nagawa ng isang party ang kontrata, hindi na maitutuloy ng Diyos ang kanyang pangako? Itong ibig sabihin ng mga kapatid, ang pangako ng Diyos, ang kanyang salita, ay hindi nangangailangan ng anumang bagay para tuparin niya ito. Okay? The law, when it was given to us, nangailangan ito ng mediator. Okay? The law required righteousness to gain the favor of God. Pero bago mo makuha yung favor na yun, kailangan tuparin yung isang party ang pinag-usapan para maganap ng Diyos. Gagawin niya sa pamamagitan ng kautosan. Ngunit ang pangako ng Diyos, nung binitawan niya, gagawin niya ito at tutuparin niya na hindi niya kinakailangan kung anuman ang gagawin ng kabilang party. Magiging basihan lang ng Diyos ay ang katapatan niya sa kanyang ipinangako. Nasusundan niyo mga kapatid? Iyan ang ibig sabihin o. A mediator, however, implies more than one party. Ibig sabihin, nakasalalay sa dalawang party para matuloy ang usapan. Gawin ito ang pinangako niya. Gagawin naman ang isa ang pinangako niya. Therefore, matutuloy ang kontrata. Pag hindi ginawa ng isa ang pinangako niya, therefore, hindi mangyayari ang kontrata. But the promise of God, nung binitawan niya, hindi siya mangangailangan ng gagawin ng kabila. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay nagbabind dahil nangako siya, hindi dahil sa gagawin ng pinangakuan niya. Okay? Yeah. Then 21, sabi ng 21, is the law, therefore, opposed to the promises of God? Absolutely not. For if a law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. Pointers number two. Number two. Ayan, the law. That is the purpose of the law. The law was added because of transgression. May ibig sabihin, makasalanan kasi ang tao. Idinagdag ang law, kasi nung walang law, nagkakasala ang tao, pero hindi niya nalalaman na ang ginagawa niya ay kasalanan, ay mali. Bakit? Walang sumasalamin kung ano ang tama o mali. Dahil ang sumasalamin sa tama o mali ay ang kautosan ng Diyos. Para siyang salamin na magsasabi sa iyo kung may dumi ka sa mukha o wala. Kapag walang salamin, meron ka lang dumi sa mukha, hindi mo pa nalalaman. Okay? Ang kautosan na nagsasabi sa iyo na ang ginagawa mo ay unrighteous dahil ibinabawal ito ng kautosan. So the law was added because men were sinning pero hindi niya naiintindihan na siya ay nagkakasala. Okay? Kaya, ang trabaho ng law ay sabihin lang sa tao na siya ay makasalanan. Sabihin lang sa kanya na siya ay hindi karapat-dapat. Sapagkat siya ay nagkakasala. Yun lang ang trabaho ng law. Sana maintindihan niyo mga kapatid.
Dahil pag naunawaan nyo, dito sasabog ang pasasalamat nyo sa Lord. Ang inyong dalisay na pagpupuri, sapagkat masasalamin mo kung sino ka. Kung anong tunay na nangyayari sa iyo, at kung gaano kadakila ang pangako ng Diyos sa iyo, natutuparin niya kahit sino ka pa. And then the Lord does not propose the promise, but actually helping the promise until its fulfillment. Okay. The Lord's act may not be out. Okay, meron po tayong tatlong law yan. Meron pong tatlong law, mga kapatid, na pinag-uusapan sa Old Testament. Ang ceremonial law, ang civil law, at ang moral law. Okay, ang ceremonial law, ito yung law na specifically dinideal ang worship ng Israel. Yung ceremonial law. Its primary purpose was to point forward to Jesus Christ. Therefore, this law were no longer necessary after Jesus' death and resurrection. Ito yung ceremonial law. Nung wala pa si Kristo, ginagawa siya ng mga Israel. Ceremonial law. Parang itong ginagawa natin, may pangako dyan mga kapatid. This is a ceremony na kailangan natin gawin hanggang hindi pa dumarating ang Panginoong Jesucristo. Pag dumating ang Panginoong Jesucristo, hindi na natin ito gagawin ng gantong kaayusan. So pagkat gagawin na natin ito, mismo sa Panginoon, kasama ang Panginoon dun sa eternity. Okay? While we are no longer bound by ceremonial laws, the principles behind them to worship and love a holy God still applies to us. So the Jewish Christians often accuse the Gentile Christians of violating this ceremonial law. And then the civil law. This type of law dictated Israel's daily living. Because modern society and culture are radically different, some of these guidelines cannot be followed specifically. Merong ginagawang batas noon, o kautosan noon ang Israel, na hindi applied sa atin. Okay? Ginagawa nila yun, pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo, the principles behind that commands guide their conducts, but the law itself, hindi na nila ginagawa. So, yun ang civil law. And then the moral law. This sort of law is the direct command of God. For example, ang moral law ang ginagawa pa rin natin ngayon. It is still applied to us right now. Example, the Ten Commandments. Hindi ito na-obsolete. Kaya pinapasaulo ko sa mga young people. Ang Ten Commandments ay ginagawa pa rin natin hanggang ngayon. So hindi tayo maniniwala sa mga ibang nagsasabi naman na obsolete na ang lahat ng law. The ceremonies, ceremonial law and the civil law may be obsolete, although the principle behind them, the principle of righteousness and holiness, still applies to us. But the moral law, the Ten Commandments, yung kautosan ng Diyos na binigay kay Moses, still applies to us right now. But, mga kapatid, kahit ina-apply pa rin natin ang Ten Commandments, hindi pa rin ito ang magiging basehan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Okay? Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin ito gagampanan o gagawin. The Lost Act
the ceremony and contracts may not be necessary anymore, but the principles behind them still applies to us today. Okay, yun lang ang trabaho ng law, mga kapatid. The law pointed to us that we are sinners at hindi tayo karapat-dapat sa favor na ibibigay sa atin ng Diyos. Okay, and then lastly, verses 22 to 25. But the scripture declares that the whole world is a prisoner to sin. But the scripture 22. Yeah, but the scripture has locked up everything under the control of sin. Ibang anong ginamit ko, Miguel? NIV. Iba sa akin. But scripture has locked up everything under the control of sin. So that what was promised being given through faith in Jesus Christ might be given to those who believe. 23. Before the coming of this faith, we were held custody under the law, locked up until the faith that was to come would be revealed. So the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. 25. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. So pinakita sa atin, mga kapatid, kung ano yung trabaho ng law. Ang ginawa ng law, binantayan tayo hanggang makarating ang pangako ng Diyos sa atin. Okay, faith. Pointers number 3, faith. Yan, faith. The promised inheritance will be given through faith in Christ to those who believe. The law only lead us to Christ. Okay? Hindi ang kautusan, mga kapatid, ang magliligtas sa atin. Ang ginawa ng kautusan, itinuro lang tayo sa magliligtas sa atin. Okay? Hindi siya ang magliligtas sa atin. Pinoint out lang niya ang grace ng Lord na magliligtas sa atin, ang ating Panginoong Hesus Kristo. The law only leads us to Christ. When we found Christ, we are free from the law's supervision. Ayan. When we found Christ, ang mga taong nakakita na o natagpuan na ni Kristo ay malaya na sa pagkaunawa o pag-aakala na ang kaligtasan niya ay sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautosan. Ang ginawa lang ng kautosan, pinakita sa atin na tayo makasalanan at wala tayong kakayanan na masunod ang pinag-uutos ng Diyos. Okay, summary. Okay, the fulfillment of the promises of God depends entirely of God's faithfulness upon His words. Kapatid, ang iyong kaligtasan, ang iyong pagsama o ang iyong pagpunta sa langit, pagsama sa ating Panginoon, ay hindi nakabase sa iyong pagsunod sa kautusan, kundi it depends entirely sa katapatan ng Diyos na tuparin ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako. And then, number 2. The laws of God help us to realize our incapability to gain His favor and therefore see our unworthiness to receive His promises. Pinakita, ang trabaho ng kautosan ay ipakita sa atin na tayo'y makasalanan at kailanman hindi natin kayang sumunod sa kautosan ng Diyos upang i-set up sa atin, i-reveal sa atin
na ang ating kaligtasan ay nakasalalay lamang sa awa at sa grasya ng Diyos at pagtupad niya sa kanyang mga ipinangako. And then, number 3, faith to God's faithfulness in fulfilling His promises is our only means, ang natitirang pag-asa natin to receive God's favor. So, faith in God's grace through the mediation of Jesus Christ's sacrificial work in our salvation. So yun mga kapatid, ang ating pag-aalaala ng banal na hapunan ay pagbibigay sa atin ng kaunawaan ng Diyos, mga kapatid, na kailangang dalisay ang ating pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos sapagkat wala tayong kapag-apag-asang makalapit sa Kanya at mag-gain ang Kanyang favor. Ang tanging pag-asang ibinigay niya sa atin na pinangako niya noon pa sa panahon ni Abraham ay sa pamamagitan ng grasya sa buhay, pagpapakita, pagganap ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya ang kanyang kabuuan. Sumunod siya sa pinag-uutos ng Diyos. Binigay niya ang kanyang buhay. Ibinugo ang kanyang dugo. Namatay sa krus ng Kalbaryo. Tiniis ang lahat ng pasakit para maibigay sa atin ang kaligtasan ipinangako ng Diyos matagal na. Nais ng Diyos na buo ang ating pagpapasalamat. Nais ng Diyos na dalisay ang ating pagpupuri at pagsamba. Nais ng Diyos na makita natin sa ating sarili na wala tayong ipagmamalaki, wala tayong ipagmamayabang, wala tayong kayang gawin dahil pinakita sa atin to ng kautosan, pinakita sa atin to ng requirement ng Diyos, ng kabanalan, ng katuwiran, ngunit hindi natin makayanang ibalik sa Kanya. Nais ng Diyos na makita sa atin ang manabis na pagpupuri, pasasalamat, sapagkat wala tayong kapag-apag-asa. Malibang tuparin ng Diyos ang kanyang mga salita. So, ating kaligtasan, mga kapatid, ay nakasalalay lamang sa pagtupad ng Diyos sa kanyang ipinangako sa atin. Hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. Ni-reveal niya sa panahon ni Abraham. Ang pangako ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi sa pagtingin sa ating mga sarili, kundi pagtingin sa kanyang mga ipinangako. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay maaasahan natin. Nangako sa atin ay hindi tao, hindi kagaya natin na nagkakamali, hindi kagaya natin na linimot, hindi kagaya natin na magkukulang. Ang mga salita, ang mga pangako ay galing sa mabuting Diyos, matapat, matuwid at banal ng Diyos, kailanman ay hindi niya tayo bibiguin. Ating kaligtasan ay ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa kanyang mga ipinangako. Pasalamatan na natin ang ating Diyos. Kayo po yung manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. O Ama naming dakila, lumalapit po kami sa iyo ng may kapakumbabaan.
Tunay nga kami, hindi karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap, makiisa, makibahagi, sa pag-aalaala ng inyo pong napakainam na sakripisyo para po sa aming kaligtasan. Ama, nandito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Umaamin sa katotohanan na ang aming pong kaligtasan ay hindi nakasalalay sa aming kalakasan, katalinuhan, kakayanan. Ipinakita mo ng malinaw sa amin, aming Ama, na hindi kami karapat-dapat sa anumang pabor na magagaling sa iyo. Lalo na ang kaligtasan, lalo na ang buhay na walang hanggan. Ama, salamat na ang natatanging dasihan mo lamang upang ipagsama mo kami sa iyong piling ay hindi makikita sa amin. Hindi mababanaag sa aming kilos, sa aming isipan, sa aming gawa. Ang natatanging dasihan mo upang ipagsama mo kami sa buhay na walang hanggan sa piling mo ay ang iyong mga salita, ang katapatan mo sa iyong ipinangako. Ama, salamat. Ipinangako mo sa panahon ni Abraham na sa pamamagitan ng kanyang binhi ang aming Panginoong Jesucristo ay ipagsasama mo kami sa kaluwalhatian. Salamat, aming Ama, na bagamat hindi kami karapat-dapat, ay pinaging dapat mo kami sa pamamagitan ng iyong pangako. Maraming salamat din, aming Ama, sapagkat hindi ito nakabatay sa aming gagawin. Sapagkat kung ang kaligtasan ay nakabatay sa aming gagawin, sa aming pagpaplano, sa aming kaisipan, matagal na kaming nabura sa iyong aklat ng buhay. Sapagkat sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat minuto, ay nagkakamali kami. At hindi namin ito maitatago sa iyong harapan. Salamat sa katotohanan, aming Ama. Katotohanan, hindi namin lubusang malirit. Hindi namin lubusang maunawa. At sa maraming pagkakataon ay isinasangtabi namin at binabaliwala. Ama, sa pag-aalaala po namin ng iyong banal na hapunan, lubusan namin makita na kami nandito ngayon, naligtas sa pamamagitan lamang ng iyong awa at grasya sa amin. Naway makita namin na hindi o walang puwang ang anumang pagmamalaki sa aming isipan. Makita namin na walang puwang ang anumang kayabangan sa amin. At naway lubusan mong makita ang dalisay naming pagpapasalamat at pagpupuri na hindi namin
nililimot, bagamat maraming pang-abala ang sanlibutan, bagamat maraming ginagamit ang sanlibutan, ang iyong kaaway, para maialis ang aming focus sa iyo lamang, naway makita mo pa rin sa aming mga kalagitnaan, Panginoon, na napakahalaga na kami po'y lubosang nakakaunawa, sumusubaybay, nagpapatuloy. Buo ang pag-asa sa pamamagitan ng paulit-ulit naming pagganap sa iyong banal na hapunan na tunay kami naghihintay sa iyo. Natunay sa aming puso at isipan na kami po'y umaasa pa hanggang ngayon. Isang araw, ikaw ay babalik. Ipagsasama kami, ililigtas kami sa kapahamakang nakaamba sa mga taong hindi kumikilala, hindi naniniwala, hindi nagtitiwala, at hindi sumasampalataya sa iyo. Ama, ito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Naniniluhod po kami sapagat maaaring hindi makatotohanan ang aming pagganap. Sapagkat maaaring ang totoo'y binabaliwala ka namin. Ama, naniniluhod po kami. Kaawaan mo po kami at gawing isa sa mga taong pinili mo, hinirang at pinangakuan na ipagsasama mo sa iyong piling, sa iyong pagbabalik. Ama, patuloy po namin gagawin ang ordinansang pinagkaloob mo sa amin. Ang pagganap, pagkibahagi, pagtanggap ng iyong banal na hapunan upang patuloy ka naming asahan at alalahanin. Ama, sa iyo pong papuri, sa iyo po ang pagsamba, sa iyo pong pagpapasalamat. Tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen, amen, and amen.